Hello guys, ito ulit Mirage G4. Yung trouble naman niya is hissing sound when the engine is running. Kalimitang trouble nito ay itong seal ring, located siya dito sa gitna nito. Dito. So tatanggalin natin to, dalawang bolt, 14mm, yan. Tapos palitan natin siya. Pagka nakalas natin, papakita ko sa inyo yung difference ng luma sa bago, kasi once na naupod to, dun mag-start na mag-create siya ng hissing sound. So ayun, sige, kalasin muna natin. Sprayin muna natin yung thread niya ng penetrating oil para madali yung pagkaalas natin mamaya. Ayan, so may thread. Yan, in-spray natin itong penetrating oil kasi mostly lamig-init tong part na to kasi exhaust to. So possible kumapit yung tornilyo at mahirapan tayo tanggalin. Kaya need muna natin sprayan. Guys, ito yung gagamitin natin. Ratchet, one half drive, extension, tapos 14mm na socket. Lasin natin, ito, 14mm. Tapos feet lang. Yan, ganun yung tsura niya. So kalasin ko lang ha, kasi mahirap, isang kamay lang yung gamit. So yun guys, gamitin na natin siya ng impact wrench kasi palugan natin siya. Tanggalin yung dalawang bolt, susunod naman natin itong hanger, tatanggalin natin para maibaba natin siya may hang. So yun guys, tanggal na. Ito, andito lang, hinakamay lang siya, pupush nyo lang siya pa doon para sumala. Ganito na yung maging style. Ang baba ito, exhaust pipe, tapos ito yung seal ring. Ito yung tatanggalin natin mismo. Guys, ito yung ating bagong seal ring. Hindi ko na nga pala nagawang makalas ng buo yung luma kasi wala tayong choice kundi sirain para matanggal siya. Kasi once na naikabit mo siya, kapit na siya doon sa may exhaust. So ayun, kabit na natin itong bago. Kabit guys yung bago, siguraduhin muna natin na malinis yung pinakalabi nitong exhaust pipe. Nitong exhaust. So ito, linisin muna natin. Lihain natin ng manipis. Tapos lagyan natin ng konting lubrication, grasa. Para smooth lang yung pasok. Lagyan muna natin ng konting lubrication. Konting-konti lang yung grasa. Para malis lang yung para mas smooth lang yung pasok. Yun, pwede natin yung salpak yung bago. Tatalpak niyan, kailangan natin ng rubber mallet. Dahan-dahan lang yung pukpok kasi baka maturog yung bago. So sayang. Bet, dapat masure nyo na lalapat siya dun. Ito, itong gap na to, kailangan lapat siya. And guys, lapat na siya. Ang ginamit ko panlapat sa kanya is rubber mallet. Ganito yung anggulo. Dito naka-press yung kamay, tapos yung perso. Tapos dito, pok, yan. 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 Ganun lang guys. May kabit na natin yung bagong seal ring. Ito naman yung rubber hanger. Kabit natin doon, tapos dalawang tornilyo, tapos yun na. Nakakabit na yung bagong oil, yung seal ring, exhaust pipe seal ring. Tapos nakikabit na natin yung dalawang 14mm na bolt. Baka magtakayo kung ba't may langis. Nilagyan ko yung thread para smooth lang yung kakapasok niya. Tapos ito, yung rubber hanger. Yan, okay na rin, naka-align na. Dapat tuwid siya. Para mag-vibrate man ay hindi siya mag-create ng sounds. Yan. Ayun yan. Okay. So guys, yan. Tapos na tayo palit ng seal ring. Thank you.